po tayo sa Panguil Bay Bridge. Alam niyo po ba, pag natapos po ito, ito ang magiging pinakamahabang sea crossing bridge sa Mindanao. Tara, samahan niyo po akong silipin ang progress ng bridge. Sa ngayon, inaabot po ng 1.5 to 2.5 hours para makatawid sa Osamis Port hanggang Mucas. Pag natapos po ito, ang biyahe mula Tangub City hanggang Tubod, Lanao del Norte ay 7 minutes na lang. Ano nga ba ang maging benefit nito para sa mga Pilipino? Ako nga pala si John Antonio, crane operator dito sa Panguil Bay. Dati akong taga Butuan, tapos napunta ako dito dahil sa project na to sa DPWH. 2 taon ko. Malaking tulong, sir, kasi dito ako kumikita pang buhay ng pamilya ko, pang paaral ng mga anak. Eh, magpapasalamat kami sa ano, sa DPWH na nagkaroon ng project dito. Ngayon ng number one, nagkaroon kami ng anak buhay. Malaking tulong itong tulay na to dahil direct ng dadaanan ito. Hindi ka tulad dati na dyan sa Roro ka sasakay. Abot pa nung isang oras na ito. Ito lang dito, 5 minuto, makakatawid ka lang. Ako po si Nick Subisa, taga-Orokita City, driver, nag-rain car ako sa Aban. Matutulong to talaga yung kinumiya sa aming diesel sa amin at hindi na maano sa sakay ng barge. Mabilis talaga. Iba yung sa, ano, sa barge kasi magpipila kami doon. Alfredo Osman. 10 years na, sir. Oh, makatapang na sir, namunta na rin sa Tangob dahil magkalapos namin dito sa Lanao o naay Pacquiao. Dungag siya mo ang among koleksyon sa mga tersikel. Nagkadaghan mo po mo sir, mga tersikel. Ang gagawin kayo meron kita, kayo nagkadaghan mo po mo. Trabaho, komportableng buhay, at paglago ng ekonomiya ang hatid sa atin ng Panguil Bay Bridge. Inaasahang matatapos itong game-changing project by next year. Muli, ito po si Mark Villar. Please like, share, and subscribe.